Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y natitipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay, ang kanyang muling pagkabuhay na naging susi sa ating kaligtasan. Samahan po ninyo ako, ang inyong abang lingkod, sa pasasalamat sa Panginoon sa handog ng buhay. Bagamat hindi karapat-dapat, nag-uumapaw ang biyaya at awa ng Diyos. At nawa, ang buhay ko, ang paglilingkod ko, ay maging pasasalamat. Gaya ng ating ginagawa lagi dito sa Quiapo, walang hanggang pasasalamat sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang mga buhay nawa natin ay maging walang hanggang pasasalamat sa Kanya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo. Ngayong ang kasalanan at kamatayan ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natapuan niya roon ang isang lalaking nangangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro, pinapagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka at ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, nang ibig sabihin usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas.
di kalayuan sa Hope ang Lida nang mabalitaan ang mga alagad na naroon si Pedro. Inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, pumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, ano ang aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito'y iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos, ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko'y ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Mm-hmm.
Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya, at kung sino ang magkakanulo sa Kanya." Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Binabati din natin at pinagdarasal ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus na Sereno. Tayong lahat ay narito ngayon sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos at tayo'y mahal na mahal ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sapagkat ang kanyang tagumpay ay karapat dapat lamang ipagdiwang. Sapagkat ang muli niyang pagkabuhay ay atin ding muling pagkabuhay. Kaya nga't tayo'y hindi na alipin ang kamatayan at kasalanan. Tayo'y mga anak ng buhay at kaligtasan. Buhay ang mga deboto ni Jesus Nazareno. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mabuhay ka. Mukha bang buhay yan, no? Sapagkat yan ang handog sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya nga't kung mapapansin ninyo mga kapatid, ang mga unang pagbasa nitong panahon ng muling pagkabuhay ay tungkol naman sa buhay ng simbahan. Kung sa Ebanghelyo, ikinukwento ang mga tagpo sa muling pagkabuhay ni Jesus, sa unang pagbasa, ang muling pagkabuhay ng simbahan. Sapagkat kung naalala ninyo, nung Biyernes Santo, para bang namatay yung simbahan, yung mga alagad, yung mga tagasunod ni Jesus, nung nakita siyang namatay sa krus, naglaho ang kanilang pag-asa. Nag-alisa na sila. Nagduwag na sila. Ngunit nang muling nabuhay si Jesus, parang namuli rin silang nabuhay. Kaya nga sabi ko nga, ang tunay na deboto, ang tunay na naniniwala kay Jesus Nazareno, buhay na buhay. At dahil buhay na buhay, daluyan ng buhay, katulad ni Jesus Nazareno. Kaya nga
narinig natin sa unang pagbasa si Pedro. Naalala niyo si Pedro? Yung duwag nung Huwebes Santo, yung tumakbo nang pinapatay na si Jesus sa Sareno. Pero ngayon, naglilibot na siya, hindi siya nagtatago. Umiikot na siya, nangangaral siya ng mabuting balita. At hindi niyo ba napansin kung ano yung ginagawa ni Jesus, ganun na rin ang kanyang ginagawa. Bukod sa nag-iikot at nangangaral ng mabuting balita, sabi nga, pinagaling niya yung isang paralitiko, si Eneas. At anong sabi ni Pedro? Tumindig ka. Hindi niyo ba naalala, ganun din ang sinabi ni Jesus sa isang paralitiko? Yung dinala ng apat na magkakaibigan, nung nakita niya, sabi niya, tumindig ka. Ngayon, nakita natin si Pedro, parang ginagaya na niya. Tumutulad na siya kay Jesus sa Sareno. At pagkatapos, meron daw dalagita na namatay. At si Tabita, at nang dumating si Pedro, patay na yung dalagita. Anong sabi niya? Tabita, bumangon ka. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus sa Sareno? Talita kum. Tungkol din ito sa isang dalagitang namatay na binuhay niya. Kaya nakikita natin mga kapatid, ang muling pagkabuhay ay hindi lang tungkol kay Jesus sa Sareno. Ang muling pagkabuhay ay tungkol din sa mga naniniwala at sumusunod kay Jesus sa Sareno. Kaya nga, ibang-iba na si Pedro. Yung dating duwag, yung dating taksil, ngayon, matapang na at daluyan na rin ng himala at buhay katulad ni Jesus sa Sareno. Paanong nangyari yun kay Pedro? Paanong nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanya? Natitiyak ko ang isang binabalik-balikan ni Pedro ay ang ebanghelyo ngayon. Bukod sa siya'y pinatawad ni Jesus sa Sareno, at maririnig natin yan ilang araw pa mula ngayon, nang siya'y pinatawad at pinanauli ni Jesus sa Sareno, naniniwala ko itong tagpo din sa ebanghelyo ngayon. Ang laging binabalik-balikan ni Pedro, matapos daw ipangaral ni Jesus sa Sareno ang tungkol sa tinapay ng buhay, na ako ang tinapay na nagbibigay buhay, at ang sino mang kumain sa akin ay hindi na mamamatay, yung mga tao daw hindi maunawaan yung sinasabi ni Jesus. Kaya nga unti-unti silang umalis. Maging ang mga disipulo, yung mga taong nagsasabing naniniwala kami kay Jesus, umalis din. Kaya nga dumating ang isa sa pinaka nakakaantig na tagpo. Isipin nyo, nakatayo si Jesus sa Sareno, isa-isang nag-aalisan yung mga tao. Dati-rati dinudumog siya kasi nagpakain siya ng tinapay. Pero ngayon, sinasabi ni Jesus, hindi na itong tinapay na ito ang bibigay ko. Ito na yung tinapay ng buhay. Ako na. Hindi tinapay lang. Ayaw ng mga tao. Gusto ng tao lang lagi. Feeding program. Gusto lagi ng mga tao. Ayuda lang. Pero sabi ni Jesus sa Sareno, ako ang kailangan ninyo. At nung marinig yun ng mga tao, isa-isa silang umalis. Ilarawan ninyo sa isip yung tagpong yun. Isa-isang nag-aalisan. At bumaling si Jesus sa mga alagad. At ang tanong niya, ibig din ba ninyong umalis? Aalis din ba kayo? Kasi itong mga taong ito,
hindi matanggap ang turo ko. Ayaw nang sumunod sa akin. Anong sagot ni Pedro? Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Alam bagay sinasabi ni Pedro, Panginoon, hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi mo. Hindi ko nauunawaan ang mga sinasabi mo. Pero nagtitiwala ako sa iyo. Hindi pala unawa kung hindi tiwala. Mga kapatid, ito ang biyayang ipagdasal natin ngayon. Minsan, aminin natin, gusto muna nating maunawaan ng lahat. Tayo'y masyadong mga matatalino, mga pilosopo, mga makatwiran. Kaya nga, di ba, lagi mong sasabihin, ipaliwanag mo muna bago ko sumunod. Iintindihin ko muna bago ko sumang-ayon. Pero ipinakita ni Pedro, tiwala, hindi pang-unawa ang ating handog kay Jesus Nazareno. Naalala ko po tuloy, meron daw isang pulubi. Habang siya'y namamalimos, dumating daw yung hari. Akala nung pulubi, bibigyan siya ng hari ng ayuda. At pagharap nung hari sa kanya, sabi nung hari sa kanya, ibigay mo sa akin kung ano nasa supot mo. Nagulat yung pulubi. Sabi niya, tingnan mo tong haring to. Kukunin pa yung meron ako. Sa halip na magbigay, siya pa ang kumukuha. Pero sabi ng hari, akin na yan. Binuksan ng pulubi yung kanyang supot at nakita niya ilang butil ng mais na nakuha niya. Kaya itinabi pa niya yung ilan. Pero nagdalawang isip niya, sabi niya, baka mapagalitan ako. 5 butil ng mais ibinigay niya sa hari. Kinuha nung hari. Sabi niya, bakit ko kailangan ibigay sa ito? Sabi ng hari, basta. Umalis ang hari, lungkot na lungkot ang pulubi. Sabi niya, ito na nga lang ang meron ako na wala pa. At hindi niya maintindihan bakit kailangan niyang gawin yon. Matapos ng isang oras, bumalik yung kawal ng hari. May inabot sa kanyang isang supot. Pagbukas niya ng supot, nakita niya may 5 butil ng diamante. Yung 5 butil ng mais na hiningi sa kanya, na ayaw pa niya sanang ibigay dahil hindi niya maintindihan. Pero basta, ang naging kapalit pala, 5 butil ng diamante. Basta. Siguro, kung meron mang gustong sabihin sa atin ngayon ng Poong Hesus Nazareno, pag napapatanong tayo sa kanya ng bakit, papaano, kailan, saan, ang sasabihin lang niya sa atin, basta. Sa 1 taon at 5 buwan ko rito sa Quiapo, ito po ang biyayang aking araw-araw na nakikita. Sapagkat alam ko, kayo, lalo na po ang mga debotong laging nagpupunta rito, na umaharap sa kanya, hindi ho ba't hindi natin naiintindihan ano nangyayari sa buhay natin? Hindi ho ba't napapatanong na lang tayo, bakit may sakit ako? Bakit may taning na ang buhay ng asawa ko at anak ko? Bakit po nagkakagulo ang pamilya ko? Bakit po hindi umaangat-angat ang negosyo ko? Bakit po hindi ako makapasa-pasa? Bakit po hindi ko makuha-kuha yung bisang iyan? Bakit hindi ako makapagtrabaho abroad? Ang tagal-tagal ko nang nilalakad to ng paluhod. Pero kahit na ang dami nating tanong, ang dami nating hinagpis,
katulad ni Pedro, para bagang nasasabi natin, kanino pa ho ba kami pupunta kung hindi sa inyo lang din po? Hindi man ho namin maunawaan ang lahat, naniniwala kami sa inyo. Ito, naniniwala ako mga kapatid, ang pinakapuso ng panalangin ng tunay na deboto ni Jesus Nazareno. Hindi ko man po nauunawaan, naniniwala po ako sa inyo. At ito po mga kapatid, kung maaari po, ipagdasal niyo po ako kasama mga kapatid kumpari, gaya ng pagdarasal ko po sa bawat isa sa inyo ngayon, na sa pagharap natin lagi sa Kanya, iyon ang ating munting handog. Hindi man natin maintindihan, hindi man natin maunawaan, naniniwala pa rin tayo sapagkat alam natin si Jesus Nazareno katiwa-tiwala. Si Jesus Nazareno lubos na maasahan. Si Jesus Nazareno lubhang tapat. Basta, huwag niyong kakalimutan yun. Pag nagtatanong kayo sa Kanya, sasabihin lang niya, basta, basta tuloy lang. Basta umasa ka. Basta gawin mo pa rin niyang mabuti. Basta huwag kang lalayo sa akin. Basta. Sabi nga ni Santa Teresa de Avila, Diyos, solo basta, sapagkat ang Diyos higit pa sa sapat. Mahal na po ang Jesus Nazareno, salamat po sa napakaraming kaloob ninyo sa amin. Bagamat dumadaan kami sa aming buhay, na marami kaming hindi naiintindihan at nauunawaan. Kanino pa ho ba kami babaling kung hindi sa inyo? Sapagkat kayo ang tunay na maaasahan sa lahat. Kaya nga't tanggapin niyo po ang aming pagtitiwala at paniniwala. Kulang man ito, maliit man ito, alam namin, sapat na ito para sa iyong biyaya. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihahatid sa atin ni Kristo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya, bunga ng pananampalatayang ito. May pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa Langit na dinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito, ang ating tugon. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atin nawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng Kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya
ng banal na sakramento. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawang mga salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kundi sa Kanya. Iniaalay namin ang aming mga panalangin sa ngalan Niya na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya ito at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang mag-anak, ialay natin ang ating tiwala sa ating Ama sa Langit. Inihiling namin ikamiyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristong muling nabuhay, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung nagkukulang kami ng pagtitiwala, pagsunod at pananalig sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Magsiluhod na po ang lahat. Narito si Jesus Nazarenong muling nabuhay, lubos na maasahan at tapat. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo, tanggapin yari
ika'y mapasakin. Lahat na nga ay kakamti announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahin ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tunay ngang ang araw na ito ay ginawa at nilikha ng Diyos para sa ating lahat. Kaya't ang tanging laman ng ating puso, walang hanggang pasasalamat. Tayo rin ay nagpapasalamat sa araw na ito sa biyaya ni Father June sa kaniyang pagdiriwang ngayon ng kaniyang kaarawan. Napakapalad po natin. Ayan, palakpakan muna natin. Ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak bilang tanda ng ating pagmamahal sa ating pastol, sa ating ama, at sa ating kalakbay. Tunay ngang napakapalad natin sapagkat nagkaroon tayo ng isang Father June dito sa Quiapo. Unang-una, siya ay isang mabuting anak at mapagmahal na kapatid. Kung mapapansin po ninyo, napakagandang inspirasyon na sa tuwing may mga okasyon, laging buo ang pamilya ni Father June. Ganyan, napakagandang reflection ang pagkakaroon ng isang matatag na pamilya. Kaya naman bilang kapatid na pari, ito rin ang laging ginagawa sa amin ni Father June na kami ay magkaroon ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa isa't isa. Gayon din bilang ama ng ating simbahan, si Father June ay tunay ngang mapagmahal, matalino at higit sa lahat, magaling sa anumang pamamaraan. Kung mapapansin po ninyo, si Father June, bago sa dumating sa Quiapo, pinakinggan muna ang mga tao. Patuloy na nakikinig sa kasalukuyan at naniniwala ako, patuloy na makikinig. Kaya nga bago gumawa ng desisyon, si Father June, lagi niyang sa alang-alang ang tinig ng tao, ang tinig ng sambayanan. Dahil si Father June, siya ay tunay at mabuting kalakbay. Kalakbay natin tungo sa kabanalan. Kalakbay natin sa pangunguna ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kalakbay natin patungo sa Diyos Ama. At tunay ngang Father June, sa pagdiriwang mo ngayon ng inyong kaarawan ay tunay at lubos na nagpapasalamat ang bawat kadiboto, ang bawat nagsisimba at ang bawat mananampalataya sa inyong presensya at sa inyong kaloob, sa inyong kagalingan, sa inyong kabaitan at sa inyong karunungan. Tunay ngang kayo ay isang yaman na maipagmamalaki ng ating simbahan. Kaya muli nating palakpakan si Father June, ang ama ng Quiapo Church at higit sa lahat, kalakbay, kasama,
ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno tungo sa kabanalan at tungo sa buhay na walang hanggan. Kagaya nga ng ibinahagi ni Father June kanina sa atin, sabi ni Santa Teresa de Avila, solo Dios basta, ang Dios sapat na. Kaya kung mapapansin po ninyo, si Father June, sa gitna ng anumang pagsubok o uno sa buhay, hindi kayang matinag sapagkat ang kaniyang pananampalataya nakaugat sa pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Muli, Father June, happy birthday and enjoy the rest of your day. Muli, palakpakan natin ang ating kalakbay, pastol at ama, Father June C. Siscon. Thank you very much. Salamat, Father Robert, at tiwala, hindi lang agad pangunawa. Aminin ko po sa inyo, nung ako'y sinabihan na mapupunta dito sa Quiapo, hindi ko ho yun maunawaan at maintindihan. Dahil alam kong ni sa hinagap, hindi ko po naisip na ako'y mapapadala dito ng Diyos at tatawagin ni Jesus sa Sareno. Hindi naman nung sinabi sa akin ni Cardinal John na basta, pumunta ka dyan. Pero tiwala lang, kahit na minsan hindi natin agad nauunawaan ng lahat. At yun po sana ang patuloy nating ipagdasal sa isa't isa. Hindi ko na po mapapasalamatan isa-isa kayo, pero tulungan po ako ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Pasalamatan po lahat kayo na naging kalakbay ko at kasakasama kong lalong tumibay ang pagtitiwala kahit na minsan mahirap maunawaan ang lahat-lahat sa buhay. At salamat sa aking pamilya, sabi po ni Father Robert, kumpleto kasi napakaliit lang po ng aming pamilya. At lahat kami single, lahat kami ay naglilingkod serbisyo publiko. Kaya salamat po dahil sila po ang unang nagturo sa akin magtiwala kahit na hindi agad-agad nauunawaan ng lahat. Kaya Daddy, Kuya, Ate at sa iba pang mga kaanak, maraming salamat sa inyo. Salamat po. At salamat po sa lahat ng narito ngayon, maging nasa online. Parang Biyernes tayo. Alam nyo po, napansin ko yan tuwing Sabado. Hindi ko alam kung kayo umiiwas sa Biyernes, kaya ngayon kayo nagpupunta. Pero alam ko, ang karamihan na nagpupunta tuwing Sabado ay yung mga galing pa sa mga mas malalayong lugar at mga nagdiriwang din ng okasyon. Kaya mamaya alam ko, may lalapit dyan. Magka-birthday tayo, Father. Wedding anniversary namin, Father. Kaya lahat ng nandito ngayon na nagpapasalamat, lalo na may birthday, may anniversary, at nasagot ang kanilang dasal, welcome po dito sa tahanan ni Jesus Nazareno at lalo kayong pagpalain at alam ng Diyos ang inyong sakripisyo. At salamat din po sa ating mga kalakbay, kaakbay. Alam na nila yan kasi yan ang ating tawagan sa isa't isa, magkakalakbay na magkakaakbay na naglilingkod dito sa simbahan ng Quiapo. Kayo ang napakalaking tulong sa aming mga pari. Kaya't utang na loob din namin sa inyo ang aming mga natatanggap na biyaya at kung ano man ang aming natatamo na nagagawa dito, ito'y dahil din po sa inyo mga kalakbay at kaakbay sa Quiapo Church. Kaya ang mga naglilingkod po dito sa simbahan, palakpakan po natin sila. At sa mga kapatid kong pari, Father Frank, Father Egay, Father Paul, dalawa pa lang Paul, no? And Father Paul, Gunggon. At higit sa lahat po sa ating mga vicars po, Father Robert Arellano, Father Jonathan Moica, Father Jess Madrid, wala na po kung hahanapin pa.
I have the best partners in Quiapo team, the best vicars in the world, dahil sila po ang aking katuwang. Kaya walang halong pambobola, nasa harapan tayo ng Nazareno. Maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid kumpari, dahil kayo ang tumutulong sa akin upang lalong mapaglingkuran. Wala na akong hahanapin pa dahil kayo ang kasakasama ko. Kaya pasalamatan po natin ang mga pari na tumutulong dito sa atin sa Quiapo. Muli po, sama-sama nating ipagdasal ang bawat isa upang sa ating paglalakbay, tiwala ang ating maialay sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, sapagkat siya'y lubhang maasahan, lubhang tapat, lubhang maawain. Maraming salamat, mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na bida sa araw na ito. Kaya't muli, bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tumayo tayo para sa pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sasamahan po ako ng mga kapatid kumparing basbasan kayo at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Iba po, magsiyo po muna po tayo para po sa ating photo of opportunity. Parents of Mother June. MBBN, tayo na po tayo sa gilid. Susunod po tayo dito. All MBBN staff, punta na po tayo sa gilid. All MBBN staff, punta na po tayo sa harapan.